sambahin at sambahin ang Panginoong butihin. Ikalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa atin may lalang. Tanay inako niya't hinirang kabang iniingatan. Ating nakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ikalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging malapit na gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang makapangyarihang Diyos at prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang salitang nagkatawang tao at kadakilaan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulundan niya. Pinupuri ka namin, tinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw namang ang banal at ang kataas-taasan.
Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaita. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayin mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsapalataya sa anak mong si Kristo, makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw, tao, ang ginagawa kong bantay ng Israel. Anumang marinig mo sa akin, ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa isang tao na siya'y mamamatay at hindi mo ito ipinaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan. Ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binabalaan mo ang masama, gayon may hindi rin nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan. Ating papurihan, ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong mga magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong mga magulang. Bagamat nakita ang aking ginawa't silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma.
Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man. Liban sa sagutin, tayo'y mag-ibigan. Sapagkat ang umibig sa kapwa ay nakatutupad ng kautusan. Ang mga utos, gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alinman utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kaninuman. Kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napanunumbalik mo siya sa ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hintil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking amang nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi, mahal ka ni Lord. Ayan. Bati niyo katabi niyo, mahal ka ni Lord. Palakpakan natin ang Panginoon sa araw na ito. Salamat sa Diyos. Buhay tayo. Amen. Salamat sa Diyos kahit mahal ang bilihin na kakakain tayo. Amen. Salamat sa Diyos, mahal tayo ng Poong Nazareno. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon sa hapong ito. Pakitignan po ninyo ang inyong katabi. Tingnan niyo katabi mo. Tingnan niyo. Sabihin mo sa kanya, mahal kita, itatama kita. Sapagkat alam ho ninyo,
Lahat tayo dito ay nagkakamali. Amen? Lahat tayo ay nagkakaroon ng kahinaan. Subalit, kung minsan, kapag tayo ay tinatama, nagagalit tayo. Anong sasabihin na, anong pakailan mo sa akin? Personal ko itong buhay. No? Hindi mo man ako pinapakain, bakit mo ko sinasabihan yan? Maling ugali. Kapag tayo ay itinatama ng ating kapwa-tao, huwag tayong magagalit. Bakit? Kasi nagmamalasakit siya sa akin. Kasi gusto niya akong huwag mapahamak. Subalit higit sa lahat, mahal niya ako. Sapagkat ang taong nagmamahal, hindi nangungunsinte. Ang totoong nagmamahal ay ano? Itatama niya ang kanyang kasama, kapatid na nagkakamali. Amen? Amen? Kaya wag natin itong pepersonalin. No? Sabi nga, walang personalan, trabaho lang. No? Ang gusto natin ay mapabuti ako at mapabuti ang ating pagsasamahan. Yan ang magandang aral na binibitiwan ng Panginoong Jesus. Anong sabi ng Panginoong Jesus sa ating mabuting balita? Kapag nagkamali ang iyong kapatid, hindi lang ito pumapatungkol sa inyong kadugo, ha? Basta kapatid niya yung kapwa-tao natin. Naniniwala ba kayo doon? Amen? Tingnan mo katabi mo. Yan ang iyong kapwa-tao. Anong sabi ng Panginoong Jesus? Kapag nagkamali ang iyong kapwa-tao, puntahan mo at kausapin mo ng sarilinan. Huwag mong ipapahiya ang taong nagkamali. Ha? Uulitin ko, huwag mong ipapahiya sapagkat tao din yan. May puso, may damdamin, masasaktan yan. Subalit kung kayo mag-uusap ng sarilinan lang, walang makakarinig, tayong dalawa lang, wala mapapahiya. Mas maganda yun. Kasi ang problema sa tao ngayon, kapag nagkamali, nasa Facebook lahat. No? Pag nagkamali, nasa Twitter lahat. Pag nagkamali, nasa FB lahat. Ay para kang nagsindi ng apoy na hindi mo kayang patayin. Mali yan. Tinuturoan tayo ng Panginoong Jesus kung paano maging makatao sa ating kapwa-tao. Amen? Pakinggan natin ang unang pagbasa mula sa aklat ni Ezra. Anong sabi ng Panginoon? Tayo ay pinapaalalahanan ng Panginoon. May pananagutan ko kayo. Sabay-sabay nga tayo. Ay, mantindi, magkasundo. Magharap na lang kayo ng katabi nyo. Harapan mo katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, pananagutan kita. Anong sabi ng propeta? Kapag ang isang makasalanan ay namatay, subalit pinagsabihan mo siya na baguhin ang kanyang sarili, wala kang kasalanan. Ginawa mo ang nararapat. Subalit kapag ang isang taong makasalanan na namatay at wala kang ginawa, lagot ka kay Lord. No? Bakit? Kasi hindi mo man siya tinulungan upang siya ay matuwid. Ay, nung tinuturo ng Propeta Ezra sa ating unang pagbasa, napakaganda. Hindi pala Ezra, Ezekiel, no? Sa aklat ni Propeta Ezekiel, sorry po. Ano, sabi ni Propeta Ezekiel sa atin, tinuturoan niya tayo, ang bawat isa ay pananagutan natin. Amen? Lahat tayo nagkakamali, totoo yan. Subalit, kahit tayo ay nagkakamali, no? Tayo din naman ay mayroong pananagutan ituwid ang bawat pagkakamali ng isang tao. Bakit? Halimbawa, yung pagsisinungaling, no? Alam mo na yung taong ito ay paulit-ulit na nagsisinungaling. Subalit ayaw makinig sa pagsasabi mo, wala kang kasalanan doon. Bakit? Hindi siya nakikinig eh. Pero kung alam mo na nagsisinungaling siya, pero hindi mo man lang siya pinayuhan, huwag kang magsinungaling, may pananagutan tayo sa Diyos. Ayun ang itinuturo sa atin dito.
yung magtatama sa atin, no? Ay kailangan mo nang magdasal tayo sa Diyos. Magdasal tayo sa Poong Nazareno. Bakit? Hindi biro ang magbitaw ng mga salita. Amen? Kasi kapag yun ay nabitawan mo na, hindi mo na ibabalik. Ihingi tayo ng tulong sa Diyos, Panginoon, tulungan mo ako sa aking mga sasabihin. At tayo naman, na mga sasabihan, huwag maging balat sibuyas. Sabihin nyo, balat sibuyas. Tingnan mo yung katabi mo. Tanungin mo, balat sibuyas ka ba? Pag sinabi yung balat sibuyas, masyadong sensitibo. Nasabihan na, galit na. Pag nasabi, iyak na, hindi pwede. Hindi pwede. Bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo pwede maging balat sibuyas. Kailangan tayo ay bukas. Para saan? Bukas upang mabago ang ating sarili. Kaya pag ako may itinatamang ibang mga tao, pinapaalalahan ako, magpasalamat ikaw at sinasabihan kita kasi mahal kita. Mainam na manggaling sa akin yan kaysa manggaling sa iba. Kasi kung manggagaling sa iba yan, mas masakit. At kung manggaling sa iba yan, kalat na yan. Mabuti bang manggaling sa akin? Amen? Sapagkat sinasabi ni Apostol San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, sa ating ikalawang pagbasa, anong sinasabi sa atin? Ang pag-ibig ang kaabuuan ng kautusan. Kapag nagagawa kong umibig, na nagiging buo ang kautusan sa Diyos. Kapag ako'y umiibig, natutupad ko lahat kung ano ang mga inuutos ng Diyos. Amen? Ay sino dito ang gustong makasunod sa kautusan ng Diyos? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Yan. Oh, tayo tumaas ng kamay. Anong hinahamon ni Pablo? Matutong umibig. Sabay-sabay nga tayo. Mas malakas. Sapagkat ang Poong Hesus Nazareno ay nagmahal sa atin ng lubos-lubusan. Amen? Ang Poong Nazareno, minahal tayo kung sino at ano tayo. Amen? At ang Poong Nazareno, kapag tayo nakakamali, tinuturuan tayo para ano, tuwidin ang pagkakamali. Amen? Ayan ang sinuturo sa ating mabuting balita. Pag nagkamali ang isa nating kapwa-tao, kausapin mo ng sarilinan. Huwag mong ipapahiya. Ngayon, kung hindi makinig, magsama ka pa ng isa. Para nang sa ganun, mahiya ka naman. Tatlo na kami, apat na kami, makinig ka. Pero pag hindi pa rin makinig, pumunta ka sa simbahan, no? Makipag-ano ka doon, doon ka pumunta sa simbahan, doon kayo mag-usap, no? Pero pag ayaw pa rin na makinig, bahala ka na sa buhay mo. Walang sisihan. Amen? Sapagkat tinuturo dito sa atin ng Panginoong Hesus ang magandang pakikipag-ugnayan. Sapagkat kapag maganda ang pakikipag-ugnayan ko sa aking kapwa-tao, hindi mahirap makipag-ugnayan sa Diyos. Amen? Kaya sinasabi sa bandang dulo ng ating mabuting balita, kung mayroong dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, ako ay kasama nila sa kanilang piling. Mas masarap magdasal kung wala kang kasamaan ng loob. Masarap magdasal kapag ang ating mga sarili walang dalang mabibigat na pasanin. Masarap magdasal kapag tayo nakakagawa ng mabuti sa iba. Amen? At yan ang tinuturo ng ating Poong Hesus Nazareno. Oo, nagkakamali ako. Oo, ako'y mahina. Subalit, dapat ako'y marunong din tumanggap ng aking pagkakamali. Na kapag ako ay sinabihan, tutup din ko. Na ako na magtatama sa taong nagkamali, hihiling ako ng tulong sa mahal na Poong Hesus Nazareno upang lahat ng bibitawan ko ay tumimo sa kanyang isip at sa kanyang puso. Para nang sa ganon ay maging mas matiwasay at maging maayos ang kanyang buhay. Amen? Hari nawa sa pagkapatuloy ating banal na misa
ang mga aral ng mabuting balita dalhin natin. Mas maganda ang pagsasama kung itinatama ang pagkakamali ng isa. Na ako na magtatama, kailangan magdasal sa Panginoon para lahat ng sasabihin ko doon sa taong iyon, no, ay makapukaw sa kanyang sarili na dapat siyang magbago. Na ako naman na sinasabihan ng pagbabago, maging bukas ang aking sarili. Huwag maging balat sibuyas, huwag magtatanim, huwag magtatampo, sapagkat ang gusto ng Diyos, mapaayos ako. At kapag yan ay nangyari, naging magandang relasyon ko sa aking kapwa-tao, hindi na mahirap sa akin ang makipag-ugnayan sa Diyos. Sapagkat sabi ng Pong Jesus Nazareno, kapag may isa, o kung may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, ako ay kasama nila sa kanilang piling. Amen? Palakpakan ng Panginoon sa hapong ito. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mapagpatawag ang ating Panginoon sa kabila ng ating mga kasalanan at pagkukulang. Ipanalangin natin sa amang mahabagin na ganito rin ang maging pakikitungo natin sa ating mga kapatid na nagkakasala at nagkakamali. Manalangin tayo, Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Nawa, ang mga namumuno sa simbahan, lalo na ang Santo Papa, ay pagkalooban mo ng pusong kumakalinga sa mga makasalanan ng sagayoy, masalamin sa kanila ang mapagpatawad na puso ni Jesus. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Nawa ang mga hukom, mga kawal, mga pulis, at mga bantay sa mga piitan ay maging tapat sa pagganap ng kanilang tungkulin sa batas. Igalang nawa nila ang dignidad ng bawat tao. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Nawa ang mga makasalanan at mga naliligaw ng landas ay magbalik loob at humingi ng kapatawaran sa Panginoon at makatanggap ng pagkalinga mula sa kanilang pamayanang Kristiyano. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, tinggin mo kami. Naway yakapin mo, O Diyos, naming Ama, ang mga kapatid naming yumao sa iyong kaharian. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, tinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, dinggin mo ang aming panalangin. Panatagin mo ang aming mga kaluuban at hilumin ang mga sugat sa aming puso. Hinihiling namin tayo sa iyo na nabubuhay at naghahari kasama ni Jesucristong anak mo. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Thank you.
kayang tanggapin iyong basbasan nang sa amin naging tunay na katawan dugo ng iyong anak. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mo ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming mayalay at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ay ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong pag-iliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayanan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ng pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaysa ng manghel ang sisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa itaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa itaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kahalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalangapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo tantan ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pakidapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ang kanyang kabyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghay mong aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapala tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Isang galang mga kapangitin so para sa buhay na walang hanggan. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your way. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, this night of exile. Stay with me, my Jesus, the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart.
force that sustains me, the unique joy of my heart. Pagkatapos ng misa, wiwiskan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagpagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ayong pinalalakas at iyong ibinubuhay, pagindapati mo kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay, bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Viva! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang
kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Hiligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin.